Magandang gulay po sa ating lahat. Ito po ang iyong lingkod, RG the VG Master. Mga ka-VG Master, ito po update lang po ano sa ating talong dito sa Barangay Dacudao, Kalinan, Davao City, dito po sa area ni Sir Marson. So, ngayong hapon na to, ito na po yung status ng ating tanim na talong mula nung nakaraang punta natin, siguro mga almost 2 weeks na. Sa ngayon, yung mga talong natin is meron na pong mga dalang bunga, ano? So, hindi lang ho bunga, pati po mga bulaklak. Pakita po natin ano, yung mga bunga ng ating talong. So, meron na po ano, pakunti-kunti. Minsan mangilan-ngilan lang po muna yung mga unang bunga nito. Siguro after po mga 3 linggo, meron na tayong ma-harvest. Then to follow din po yung mga sumusunod na mga bunga o mga bulaklak nito. Ngayong hapon na ito, i-share po namin kung paano gumawa ng isang trap para sa ating talong, para maiwasan po natin yung tinatawag natin na fruit and shoot borer. Then, next po natin na sasagawa, yung paglalagay ng mga tree leash. Actually, meron na pong sample na inlagay si Sir Marson. So, to follow lang po natin, oh, kasi meron pang ibang mga part ng mga plots na wala pa pong tree leash. So, sa ngayon, puntahan muna natin yung kung paano gumawa ng insect trap para sa fruit and shoot borer. Alright guys, andito po tayo no sa kubo ni Sir Marson. Hello sir, magandang hapon. Magandang hapon Sir RJ at sa mga viewers. Okay, so sa mga viewers natin, isi-share po namin sa inyo kung paano gumawa ng insect trap. Gamit po natin yung suka, yung tuba, yung bagong baba no mula sa puno ng nyug. Then, maskubado. Meron pang presyo, 30 ng kilo. Okay? So ito po maskubado or kinugay, isa po sa ating mga sangkap. Then empty bottles para sa gawin po nating lalagyan ng trap natin no or ating mixtures na maskubado at saka sa tuba. Okay. So paano gumawa ng trap? Unang-una, kailangan muna natin ng empty bottles. Tapos lagyan po natin siya ng parang bintana, yung parang sinaunang bahay na kailangan muna ng kasi yung mga bintana sa bahay ngayon parang ganito na sa modern. Mga modern na sa gilid na tulad ng una, lagyan mo ng kahoy tapos doon na bago pa ma-open yung ating mga bintana. So sa ngayon kailangan natin ng gunting. Tuloy pwede rin siyang kutsilyo ano. Kasi sa akin, sabi ni Sir Marson, kunting daw sa kanya sa akin yung kutsilyo para mas madali ano. Okay. So sir, pwede ka rin gumawa ng trap natin. Sige. So simple lang. So gawa natin ng ganito. Tapos yan. Yun, busy Sir Marson ha. Naunahan pa tayo. Yun. See? Parang bintana-bintana. So, dito papasok ho yung mga regarding natin sa fruit and shoot borer. Actually, itong gagawin natin, basic lang po ito. Ano? Kasi, nakagandahan ito, wala kang gagamitin mga chemicals. Ilalagay po natin ito sa paligid o palibot ng ating mga gulayan ano para doon po pumunta yung mga fruit and shoot borer. Okay, paano gumawa ng mixtures nito? Isang litro ng tuba, yung suka, yung bagong baba mula sa puno ng nyug, tapos isang kilo nito. Ang gagawin po natin, imimix lang, no? Yun. Ang bango. Nakaka parang sarap inumin. Parang lasing do.
Yun. So, haluin natin. Halo-halo. Hanggang sa matunaw ho yung muscovado or kinuga nito. Bango. Pwedeng inumin. Pero nakakalasing din. Pulutan na lang yung kulang ito. Pulutan lang, pulutan. Patuloy kasi ito, nakakatulong ito no, sa ating tanim, lalo sa talong. Kasi at first, nung talis ako, first time ko kung nakakita ng ganito. Yung thesis ng classmate ko sa college, ba't may ganito? Ba't may ganun sila na inilagay sa kanilang mga talungan? Patuloy, maging successful po yung thesis niya no? Gamit lang po nito to control the fruit and shoot borer. Actually, yun lang po yung thesis niya, to control the fruit and shoot borer regarding sa paggamit ng muscovado at tuka or tuba, yung bago pa lang, bago talagang baba. Actually, hindi natin kailangan na punong-puno talaga, no? Siguro. At ulit, pwede rin po natin itong i-refill o gagawa tayo uli. Siguro mga 20 to 25 days kailangan natin palitan para bumalik ho yung magandang amoy no? Na magiging attractive para sa fruit and shoot borer. Okay, paano natin siya ilalagyan? Okay, so maglalagay na tayo guys no, sa ating prepared na gamit. Yun. So kahit ganito lang karami po ano yung ilalagay natin. Then ibibitay po siya sa paligid, no? Tuloy pwede siyang lagyan ng tali dito. Tapos ibitay mo na lang doon sa tabi o sa gilid ng talungan po natin ano. Yun, pati si Sir Marason, no? Yun. Sige pa sir, dagdagan pa natin konti para actually ito pong ginawa natin pag pumasok po sila dito, pag titikim po sila konti, eh talagang malalasing po sila. Okay? Yun po yung purpose ng tuba. Ang purpose naman po ng muscovado or kinugay, to attract, no? Dahil sa mabango kasi ho yung muscovado or kinugay. Then, pag malasing na po sila, so mahulog po sila dito sa ating mixtures na tuba at saka kinugay. Then, yun, malulunod po sila kasi lasing ang fruit and shoot borer na doon. Okay? So, gawa tayo ng marami para... Ang ating gagawin na lang mamaya is paano po na ang pagkabit na lang po sa area. Ano? Then, kuha tayo ng tali. Then, talian natin po ano, yung empty bottles. Then, connect, connect. Then, kabit, kabit. Ikabit natin sa gilid o palibot ng ating gulayan. Para dito po pumunta yung mga fruit and shoot borer. Siguro after 2 weeks na po ano, makakapag-harvest na tayo, then mag-update po tayo no kung marami bang pumunta dito o pumasok dito sa ating ginawang trap no para sa fruit and shoot borer. Right. Simple lang mga kaibigan ano. Madali lang, lalo na pag mayroon kang empty bottles. Madali lang. Yung asukar, muscovado or kinugay, nasa palengke lang po ayun.
pwede po nating bilhin doon sa palengke. Then, kabit natin, sir. Tara, let's go. Okay, alright. Kabit tayo, kabit, kabit. Alright guys, so kakabit na po natin ano. Actually meron din akong nakita no na fruit and shoot borer no. Inatake po yung shoots o talbos ng ating talong. So ganyan lang pagkalagay. Purposely po nito para dito na po pumasok, papasok sa maliit na bintana yung tatawag natin na fruit and shoot borer. At pag kung umulan, hindi po siya lalagyan ng tubig kasi meron po siyang parang bintana o shield para hindi po pumasok yung tubig. Okay? So, purposely nito para maiwasan po natin ang fruit and shoot borer. Actually, meron akong nakita dito guys na mga fruit and shoot borer. So, ito po, ano? Ito po yung magiging resulta kapag inatake po siya ng fruit and shoot borer. Meron na pong uod ang shoots na ito. Pag ganito po yung forma o hitsura ng ating talbos. Okay, so kung puputulin po natin ito, try natin hanapin nyo yung uod na pumasok sa ating seed shoots kung saan po siya nakatira. Ano? O kung saan po siya dumapo o natutulog, try nating hanapin. Yun, sa pool, sa CCTV. So ito po yung ginawa no, ng uod na nasa loob. Hanapin sa po natin kung saan po siya, kung ano pong ginagawa. Yun. Andito na po yung salarin, no? Kung ba't naging ganoon yung resulta o shoots ng ating tanim. So ito na po no, yung tinatawag nating fruit and shoot borer sa ating talungan. So, kitang-kita naman po sa video ano na andun yung uod. So, yung adult po nito pupunta po doon no sa ating ginawang trap para sa mga fruit and shoot borer. So, doon na po siya pupunta, hindi na po dito sa ating mga tanim no na talong. Okay? So sa ngayon, ipapakita din po namin no ang paggawa ng tree leash. Actually, naumpisahan na po ni Mr. Marson no. So naglagay po siya ng kahoy. So matibay na matibay po ano. Then pag tumaas na po itong talong natin, gano'n na lang po siya ano. Actually, pwede rin po siya sa baba na ilagay dito para maiwasan po natin na pag-lodge o hihiga yung mga talong natin pag-gilid. Okay? So, mas maganda kung mayroon po tayong ginawa na tree leash para hindi po matutumba. At uli, kung medyo mabagyo or mahangin, hindi po talaga nasasayad yung mga bunga ng ating mga talong. Kasi once nasasayad po yung bunga ng ating talong, masisira po yung mga bunga nito. Pwede siyang malanta, at pwede rin po siyang masira o mabulok, no? Sayang naman yung bunga na ipoprovide ng ating talong. Okay? So actually, pwede rin po dito sa taas, pwede rin po dito sa baba, no? Dito sa gilid ilagay, papunta doon sa dulo hanggang sa ito'y parang gano'n na po yung resulta. Sir Marson, meron po ba tayong magamit na tali dyan? Meron. Yun, yun. Try natin no, nalagyan ng tali para makita po ng ating mga televiewers o mga kaibigan na nagtatalong. Okay? Sir, pwede bang paki-close up sir kung ano po yung kung wala pa yung mga trellis na o twine na ilalagay natin? Okay, so medyo crowded siya konti. Pero pag nilagyan po natin siya ng twine, sige sir, try natin. Okay, sa bandang gilid po yan, ano? Bandang ibaba, konti. Yun. Tingnan natin kung ano magiging resulta nito hanggang sa mamaya, ano? Okay. So,
Okay guys, so ito na po ano yung natapos natin na paglagay ng twine sa bandang gilid ng ating mga plots. So tingnan po natin ano yung kaibahan kanina at sa ngayon. Okay? Ito na po yung resulta no sa paglagay ng twine dito sa bandang gilid. So medyo maliwalas po siya ano tingnan kasi hindi po siya nagiging overcrowded at hindi po natutumba ho yung mga sanga, mga dahon papunta sa dadaanan po natin. So easily handle or handed para sa pag dadaan po natin, pag apply ng pesticide, pag apply po ng pataba at pagbisita po natin sa pagtingin sa mga tanim po natin na gulay, ano? So siguro guys, sa nais magkomento, magtanong, huwag po kayong mahiya. Sa nais ding mag-order ng mga seedlings. So andito po yung RG seedlings, no? So pwede po dito yung mga ampalaya, sili, kamatis, talong at ano pang klase ng mga seedlings. Then meron po tayong RG Munoz Farm Consultancy. So sa nais po magpabisita o magpakonsulta sa kanilang mga farm, pwede po kaming pumunta sa inyo at ituturo po namin sa inyo kung ano po yung mga gabay sa pagtatanim po ng gulay. So huwag po kayong magantabay, ano? Mahiya, no? Dapat kailangan magtanong kasi doon po nagsisimula yung learnings po natin. Dapat magtanong, tapos pag tapos sa pagtanong execute natin sa ating mga farm. So then sa YouTube po namin, no, RJ the Video Master, paki-subscribe yung YouTube channel po natin. So ito lang po muna, no, ang i-share po namin sa inyo. Once again, sa ating mga ka-VG Master, ito po ang inyong lingkod, RJ the Video Master. Once again, magandang gulay sa ating lahat.